opportunity. Hey, that's a good playoff foul. Kasabay na talaga ng isang pagiging PBA player ang mas makilala pa ng mas maraming PBA fans, lalo na kung mahusay kang maglaro. Pero alam nyo bang ang ilan sa kanila ay pumutok din ang mga pangalan dahil sa kinasangkutang pamamaril? Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay tatalakayin nga natin ang mga basketbolistang minsan nang nalagay ang buhay sa alanganin matapos ngang subukang patumbahin ang mga ito. Ano nga ba ang mga dahilan at humantong na sa pagkalabit ng gantilyo? Dahilan nga para ikasawi ito ng isang PBA legend. Huwag na nating patagalin pa. Ikasa na yan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! July 2008, pauwi na galing ng FEU practice si Marnel Mac Barcael at nang papuntang fast food chain para kumain ay dito na binaril ang star ng FEU. Tinamaan nga ito sa kaliwang bahagi ng likod at tumagos pa umano sa katawan ni Barcael. Kaagad itong isunugod sa ospital at maswerte namang hindi tinamaan ang puso ni Barcael kaya nakaligtas ito sa pamamaril. Naging tikom naman ang basketbolista maging ang buong kupunan nito kung ano talaga ang motibo ng pamamaril, pero matunog nga noon ang mga usap-usapan na dahil nga daw sa pagsumbong ni Barcael sa nangyayaring game fixing ang totoong dahilan kaya sinubukan itong patahimikin. Hindi naman naging sapat ang pamamaril na iyon para tumigil sa paglalaro ng basketball si Barcael. Naging maganda nga ang basketball career ni Mac Barcael dahil nagtagal din ito sa PBA. Naging all-star at nakapagsilbi na din sa bayan kung saan tinanghal nga itong kampiyon noong 2012 William Jones Cup. Katatapos lang mag-workout ni Alipik sa RFM Gym at pauwi na sana ito nang may biglang bumaril sa leeg nito noong November 7, 2011. Sa kwento naman ni Alipik ay wala daw itong halos naramdaman kaya akala niya ay may bata lang umanong naghagi sa kanya ng paputok. Ngunit nang makita niyang may dugo na ang bandang leeg nito ay doon na isinugod sa ospital si Alipik. Dahil naman sa build ng pangangatawan ni Man Mountain ay nakatulong ito para hindi ganoong magpenetrate ang bala na naiwasan niyang tamaan ang major artery at spine nito na pwede ngang ikaparalisa at ikamatay ni Alipik. Wala namang malinaw na dahilan kung bakit binaril itong si Alipik dahil wala naman daw itong nakaalitan at mabait na tao, pero sinabi nga ng pulisya na ang intensyon talaga ng gunman ay kitilin ang buhay ng 6'4 center at maswerte nga itong nakaligtas. Dahil naman sa sensitibong operasyong gagawin para tanggalin ang bala sa bandang batok ni Pik ay nagdesisyon na lang itong huwag nang alisin ang bala sa loob ng katawan niya. Bilang tulong para mas maresolba ang kaso ay nag-anunsyo noon si TNT owner Manny Pangilinan na magbibigay ng 500,000 pesos sa kung sino man ang makakapagbigay ng lead sa pamamaril kay Alipik. Tinapos nga ni Alipik ang kanyang basketball career na isa sa mga premiadong sentro sa PBA, ilang beses na ding naging PBA All-Star, Best Player of the Conference taong 2003 at umani din ng 6 na kampyonato sa PBA. Bago pa man maging triple-double machine para sa San Sebastian Stags at manghalimaw sa PBA, ay kinukuha na ang nooy teenager na si Calvin Abueva bilang hugot ng mga kuponan sa Pampanga. Dahil nga sa angking husay at galing sa laro ng basketball ay natulungan ni Calvin Abueva na manalo ang kuponang humugot dito. Hindi nga lang alam ni Calvin Abueva na malaking pusta pala ang nakasalalay sa laban ng dalawang kuponang iyon. Sa sobrang galing umano ni Calvin Abueva ay nagalit ang team manager ng kabilang kuponan at doon na nga ipinatira si Abueva. Binaril nga si Calvin Abueva at maswerteng sa abs niya umano tumama kaya hindi ganoon nagpenetrate ang bala. Kaagad namang naalis ang bala sa tiyan ni Calvin Abueva at pagkalipas nga lang ng dalawang araw sa ospital ay nakalabas na ito. Tila dahil naman sa insidenteng ito ay lumabas ang pagka-the beast ni Abueva dahil sinabi nga ng mother niya na alam ni Calvin na walang mangyayari kung magpapatakot ka at yun nga ang numero uno mong kalaban sa pag-asenso, ang takot sa puso. Pinatawad naman ni Calvin Abueva ang bumaril dito dahil kilala din naman daw nila at pamilyado din. Sa PBA nga ay ilang achievements na din ang mga nakuha ni Calvin Abueva at nakapagsilbi na din sa bayan. Patunay nga ng husay nito sa laro ng basketball. Ngayon ay inaantay na lang ni Calvin Abueva na matapos lahat ng pinapagawa sa kanya ng PBA para tuluyan na itong makabalik sa liga.
Hindi naman katulad ng mga sinapit ni Baracael, Pique at Abueva na nakaligtas sa pamamaril, ay hindi naman sinuwerte si Arnulfo Arnie Tuadles. Isa sa napakahirap bantayan noong late 70s hanggang early 90s dahil sa mga kontratiyempo at quick release nitong mga layup. Naging maganda nga ang basketball career ni Tuadles matapos nga nitong mahirang na PBA Rookie of the Year noong 1979, napasama sa mythical team selections at ilang kampyonatong napanalunan sa buong stint nito sa PBA hanggang 1992. November 2, 1996 ay nakita ang walang buhay na katawan ni Arnie Tuadles sa Green Hills, San Juan. Nagtamo nga ng bala sa ulo si Tuadles matapos nga itong barilin ng kaibigan niyang si Noy Games and Amusement Board official na si Albert Antonio. Ang pagtatalo at pag-aaway umano sa laro ng Pusoy Dos ang pinakaugat ng pamamaril na ikinasanhinga ng pagkawala ng buhay ni Arnie Tuadles. Kaagad namang nakulong si Antonio noong 1997 at taong 2004 ay nakalaya na ito matapos ng aprubahan ni Noy President Gloria Macapagal Arroyo ang conditional pardon para kay Antonio. Ikaw ka Dribble, may idadagdag ka pa ba sa listahan natin? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!